Bernard Arrubo, Seynen Lahat, buong sanlibutan yung mga nanonood sa bahay, sa kanagandang po, kaya wala po tayong kawala. Ngayon, huwag kayong titingin sa nangangarada. Ang tingnan nyo, yung matutuan nyo. Hindi naman pag-upuan dito eh. Ang mahalaga yung tamang turo. Maraming tao tatanong kung paano maliligtas. Ito yung sagot. Hindi tayo naghahaka-haka kundi sa Biblia. Based on the Bible. Pag wala sa Bible, huwag mong paniwalaan yun. Niloloka noon. Pikit po tayo sa dali. O daki ng Diyos na mga pangyarihan sila at hindi ka na may langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Wala na pong ibang Diyos maliban sa iyo. Panginoong Jesus, samahan mo kami sa oras na ito. Ibaba mo po ang banal mong espiritu na ang lahat na makikinig sa iyong mga salita, buksan mo po ang ganang mga pangunawa. Na malapit na po ang wakas at ipangangaral ang mabuting balita tungkol sa iyong pag-ahari sa darating ang wakas. Lord, i-bless mo kami. Ibuso po ang banal mong espiritu sa bawat tao. Lalong-lalo na po yung nakikinig ngayon. I-bless mo sila, Panginoon, na ma-enlighten, magkaroon sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Dahil matagal na kami binulag ni Satanas sa lupang ito. Lord, i-bless mo po ang iyong lingkod. Bagamat ako'y mahina, ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 12:9, kung saan ako mahina, doon na ayaw kayong kapangyarihan. Ama, sa iyo lahat ng papulit parangal in Jesus' name. Amen. Ngayon po, mga kapat ko sa Panginoon, nasaan man kayong panig ng mundo, iyang pakikinig mo o pakikinabakan mo yung pagdating ng araw. Misa, meron tayong tinitingnan, wala naman tayong natutuhan eh. Pero nagtsatsaga tayo doon na pakinggan yun. Eto na. Hindi natin alam isang araw bilang mag-rapture. Hindi mo ito natutuhan. Kapatid, mapalad ka ngayon dahil ikaw unang nakikita ko yung pangalan mo sa screen. Mapalad ka. Dahil saan ka man naroon, ito tandaan mo. Ang tema natin, tandaan nyo, paano maliligtas ang tao. Ngayon ang tanong, doon sa pinagdaanan natin na reliyon na matagal na tayo binulag mula ng bata, yun yung nakagis na natin. Tingnan niyo po ha, wala tayong nakikita ang Diyos dahil ang Diyos nga, Espiritu nga, hindi nga sa nakikita. Kaya ang ginawa ng tao, kumuha ng mga Diyos-Diyosan. Ayan, pakikita ko po sa iyo. Ako'y nanampalataya doon sa mga Diyos-Diyosa na hindi ko na sinasamba ko. Pero ano nangyari sa akin? Noong 1999, ito po, may pakita ko si Narawan. Kaya nakasalo po yung Narawan yan. Catholic pa po kami noon. Tingnan mo mga itsura namin. Ayaw ipakita ito na anak ko dahil mukha raw kami mga yagit. O dugyot, yan, nagkaroon ng pagbabago po. Yung bahay namin yan, tingnan nyo, ang paligid. Pag nakikita ko yung asawa at anak ko dyan, na naawa din ako. Galing pa po ako ng Saudi yan. Pero sabi na anak ko, partida pa yan ha, galing ka pa ng Saudi. Pero tingnan mo yung mga mukha natin. Mukhang dugyot. May pagkakaiba po. Yung reliyon na yung sinasamba, kasi may nagsabi niya ni, walang pakialaman. Eh kung pupunta ka na yung impyerno, hindi kita pakialaman. Dapat, sabihin mo yung totoo. Ito, katotohanan po ito, ha. Buksan niyo sa aklat ng 1:3:18. Yan. Ito yung binabasihan natin. O prueba. Biblia nagsabi, hindi haka-haka. Ang problema sa atin, may hindi tayo makinig sa mga sabi-sabi. Ano sabi nila? Ang nakikinig sa sabi-sabi ay ito, sabi ng katotohanan. Hindi. John 3:18, sulat mo. Hinatulang maparusaan ang nanampalataya sa buktong na anak ng Diyos, ngunit natulang ng parusaan ng hindi
nanampartais ka niya. Yan po, malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang sabi niya, hindi na rin naturang paparusahan. Ang nanampalataya, kanino? Sa bugtong na anak, sinilig unang nagsasalita Diyos sa mayon. Yung pangalawa, yung bugtong na anak sa Iso Kristo. Pag nanampalataya ka, hindi ka nakatulad. Kaya maraming tao ngayon na litong-lito. Paano ba ako maliligtas? Yan. Wala kasi napapakinggan na tamay. Ang magagaling na magturo dito, yung mga mali, ang lalaking simbahan, naka-televise, wow. Pero mali naman na turo. E ako, ito lang ako, sa bahay lang ako. Kung paniwalaan ito, hindi, walang problema. Ang mahalaga na ipangaral. Ang sabi ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi na nampalataya sa Kanya. Ay, ibig pala sa yung pag hindi ka na nampalataya, sigurado may kalalagyan ka. Alam mo kapatid, yung pakikinig mo ngayon, isa ng pananampalataya yan. Patunayin natin na totoo nga ba na nananalig ka, nanampalataya ka? O sabi na Roma 10:17. Ayan, malinaw ha. Roma 10:17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makapagod kay Kristo. O, di ibig sabihin na nampalataya ka dahil may nangangaral na nga sa iyo. Paano mo nalaman isang bagay kung wala siya nagtuturo? Tama? Amen. Ako po, tingnan niyo, malaki pong pagkakaiba. Magbi 15 years na akong buhay. Yung mga kasabayan ko, pito kami rito na stroke sa Bulacan. Yung anim patay na po. Malalakas pa yun. Pasensya na po kayo, nai-interrupt na ang ating panonood. Dahil alam ko noon, nasasarapan na kayo manood eh. Alam mo yung pakikinig na yan, dyan marami tayong matututuan na mga bagay dito sa lupa, huwag natin paalagan yan. Temporary pleasure lang yan. Pangisamantalang kasiyahan lang yan. Ang hanapin mo yung eternal life. Eternal life yung wala ka ng kabalisan. Dahil pagkakit natin din sa kanyang kaharian, mababago ng lahat. Kaya ngayon, tingnan niyo po, puno tayo ng bagabag. Yung pandemya na yan, talaga namang grabe ang hatid nila sa atin. Yung mga walang Diyos, nakatang mo, nagpapakamatay iba, na David Frost, nauna ng pag-asa. Bakit? Wala silang totoong Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Alam niyo po, nakita niyo yung nasa alam ng bayan, ano lang pinagbago? Before and after. Ako man, binigyan ako niyan, ginagamit ko sa Lord, hindi sa pang sarili ko, dahil hindi ko rin yung madadala. Tandaan mo ha, ano man bagay ang ating nakakamit nito, kung hindi natin pinagagamit kay Lord, useless yan. Ako, naniniwala ako diyan. Ako, kapag mayroon mga lahat ng bagay niyan, para sa akin, okay lang yan. Gagamitin ko sa iyo, Lord, para sa iyong kaluwalhatian. Wala tayong pagyayabang. Wala tayong magdadala. Ang ating dadalin doon sa langit, ang ating kaluluwa at espiritu, dahil haatulad tayo ng Diyos sa ating mga gawa. Kung ngayon pinagpapala tayo ng Diyos, huwag kang tumalikod. Nako, parang awa mo na. Ako na nagsasabi sa'yo, parang awa mo na, huwag kang tatalikod. Ang pananampalataya, walang kalagit na gawa ay patay. Ano yung mga bagay na yan? Wala ka naman magdadala eh. Ang magdadala mo lang yung mabubuting gawa mo. Lingunin mo yung dati mong buhay at ngayon magkakaiba sila. Ako po, tinan mo ha. Tinataas ko po si Lord sa buhay ko. Mula nung makilala ko ang aking Diyos na totoo buhay, na wala sa aking kabalisahan. Kumakain ako sa oras-oras. At hindi ako nababagabag. Hindi ako nagugulo. Hindi ako nababalisa. Bakit ang Diyos ko ay buhay? Ulitin ko. Ang Diyos ko ay buhay. Kaya, tingnan niyo, buhay pa rin ako ngayon. May buhay talaga. Pag ang Diyos na sinasamba mo patay, patay ka rin. Amen.
Ba't ka sasamba sa Diyos? Eh, Joseph, tingnan niyo po ah. Ang tao, dandingan nakikita ang Diyos, gumawa ng sariling Diyos. Diyos, Diyosan. Ribulto. Sino ba lumikha ng kahoy? Hindi ba ang Diyos? Oh, yun ang sinamba niya. Patay. Kaya, yung sumasamba sa kanya, patay rin. Ako naman buhay, dahil ang Diyos ko buhay. Amen. Ngayon po, sabi ito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kasalimutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang binabanggit dito yung Diyos Ama yun. Ang buktong na anak si Jesus yun. Ngayon po, paunawan natin sa inyo. Ang sinong daw pong sumampalataya sa buktong na anak ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, tandaan mong manampalataya ka. Hindi yung natanggap na yung blessing mo, katiting pa lang yon. Ang fullness na blessing na ibibigay sa atin Lord, yung makapunta sa kanyang kaharian. Amen? Huwag mong intindihin yung temporary pleasure na yan. Panlupa lang yan. May hangganan yan. May katapusan yan. Maraming mayayaman na nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Diyan ka mali. Isang araw tanggalin sa inyo ni Lord ang kayamanan mo. Ano pagmamalaki mo? Ano sabi ng mga mayayaman? Ako nga, dinagiling ko, pinagpapala ako. Ang tanong, sino nagpala sa iyo? Ang demonyo marunong magpala, no? Kaya tanda mo kapatid, ang tunay na kayamanan na gagaling mula sa langit, yung naglilingkod ka. Marunong ka magbagi ng kayamanan na ibigay sa inyo ng Diyos. Hindi yung sinasarili mo. Akin to, ang akin ay akin, ang iyo ay akin. Kaya anong kanding para mo? Tandaan mo kapatid ha, pag nagbigay ka sa gawain ng Panginoon, tandaan mo, ibabalik sa inyo ng Diyos yan. Mayroon ka na ang kayamanan sa langit. Pero kung nagsisarili ka, wala kang kayamanan. Hindi natin alam kung makakarating ka doon sa langit. Yung langit, yon ang destiny ng lahat ng tao. Bago ka enter sa kingdom, titingnan yung pangalan mo. Kung ang pangalan mo ba nandyan sa nakasulat, pasok ka. Eh kung wala, saan pupunta? Doon sa kalaliman. Kapatid, ito yung pagkakataon na binigay sa atin. Huwag natin sasayangin. Niloloko na ng 1,000, pinasasaya ka. Pero ang kapalit noon, matindi. Hindi bali ka ngayon magtiis. Darating ang panahon, sasaya ka rin. Amen? Ako, sabi ko kay Lord, Lord, kahit ako magtiis, dito lang po yan sa lupa. Alam ko, pag akit ko doon sa karya mo, bibigyan mo na ako ng kayamanan. Roma 8:18, sa ganang akin, pakinggan yon. Roma 8:18, sa ganang akin, ang pagtitiis ay hindi kayang iambing sa kaluwalhatian niya sa atin. Yung hirap na dinadaranas mo rito ngayon, kapatid, tandaan mo, magte-trigger yun sa'yo para ikaw sumaya. Anong gusto mo? Masaya ka ngayon? Pagdating ng araw, parusa. Kaya mamili ka. Alam mo kapatid, hindi naman lahat ng angaral ay tama eh. Nakalagay naman sa Bible yun eh. Tingnan mo kung ang nangangaral sa iyo ay tama kahit na mukhang pagtsukuy pa yan, bentot, hindi balit, kung sa tingnan. Ang tingnan mo yung salita ng tumutawi sa bibig niya. Kung na may bless ka ba? Ang problema lang sa atin eh. Ang sabi nila, pinamumukpok doon namin yung salita ng Diyos. Tinatakot. No. Diyan ka mali. Pasalamat ka. May nangangaral sa iyo o may nagpapalaala sa iyo. Pag ikaw ginuyo nila na wala daw wakas ang mundo, ay matakot ka na. Kaya akala nyo, yung mga tumalikod na dyan, na akala pinagpala. Ano lang yan? Temporary pleasure lang yan. Ang sabi na ba, manutingin dapat ang gawa sa isang maliligtas eh.
Maraming tao nagtatanong, paano ba ako maliligtas? Ayan, pakinggan nyo ito. Sa Roma 10, 8, and 9. Yan, malinaw ha. Roma 10, 8, and 9. Ngunit ito ang sinasabi niya, malapit sa iyo ang salita na sa iyong mga labi at na sa iyong mga puso. Ibig sabihin ng salita, pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Verse 9, kung ipayag na iyong mga labi na si Jesu Kristo ay Panginoon at nananalig ka ng buong puso na siya ay muling nabuhay, binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Malinaw na ang tao, maliligtas lang kung siya ay buhay pa. Nasa physical body pa siya, pwede pa siya magsalita, ihayag. Ibig sabihin, pag inayag mo ang salita, tinanggap mo ang Panginoong Isus, tandaan mo kapatid, maliligtas ka. Pagpatay na ang tao, wala na po. Tapos na. Sabi nila, tapos na, maliligayang araw. Amen. Yan pananampalataya. Pag nanampalataya din ninyo, galing tayo sa ating pinanggalingan. Kung ano tinuturo sa ating kabalastugan, eh, ano na pala mo, di wala. Tao lang na nagpapakumpisan sa iyo. Hatulang ka ng tatlong abagi ng Maria, tatlong ama namin. Yun, Bible, nasa Bible yun, ama namin. Abagi ng Maria, wala po. Ang sumampalataya, wala rin. Ngayon, mula nung nakilala mo ang Diyos, ba, sino tong tao na to para ako patawarin? Walang taong magpapatawad sa iyo kundi ang Diyos lang dahil sa iyong inialay. Inialay niya yung kanyang buhay para ikaw at ako ay maligtas. O, tingnan niyo po ha. Ang turo na naman sa katotohanan, Panginoon, patawad mo sa isip, sa salita at sa gawa. Yun, tatlo na yun. Hindi mo kailangan isa-isahin yan. Pag sinabi ng Diyos sa isip, sa salita at sa gawa, mapalad ka. Naalaman mong katotohanan. Marami po nangangaral na mali. Pakinggan niyo yung katotohanan. Sabi ni John 8:32, you shall know the truth and the truth set us free. May kilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang papalaya sa iyo. Alam mo kapatid, mapanat ka. Dahil nangangaral sa iyo, hindi ka nililigaw. Ililigaw kayo, ano pa papala ko sa inyo? Magsasama-sama tayo sa impyerno, wag na. Di ako na lang. Kung pupunta ako sa karya ng Diyos, sasama ko kayo. Tanda mo yan, kapatid. Yung pinangangaral ko sa iyo ay katotohanan. Hindi ko yun haka-haka. Hindi ko yung gawa-gawa. Ililigtas ka ng Diyos. Lalo na yung mga gumagawa ng kabutihan, yung sumusuporta sa gawain ng Diyos, may kayamanan kayo doon. Nagtaka ka, bakit saan galing to Lord? Iyan yung sinusuporta mo sa panambahan na nangangaral ng tama. Ayan. Ito sa'yo, ito yung mansion mo. O. Alam mo yung pakikinig na yan, napakana ganyan. Hindi ka makikinig sa isang tao kung wala ka nababala. Amen. At tandaan mo yung tao na nananalangin sa'yo kapag dinirinig ng Diyos yan. Nasa tama yan. Ito pa nga nakakasakit minsan eh. Tinuruan mo na sa panalangin, pinakinggan na siya ng Diyos. Ang sabi sa amin, nananakot daw kami. Para ka naman hindi Kristiyano, no? Basahin mo sa Bible, huwag ka magagalit sa akin, binasa ko lang po ito. Binasa ko lang, kaya huwag kayo magagalit sa akin. Pag kayo nagalit sa akin, magagalit sa Diyos kayo nagagalit. Amen? Alam niyo po, gusto ko lang iksiyan to dahil maraming taong nakikinig. Ang gusto na maiksilan, naiinip. Pero hindi mo dapat kainipan to dahil nagbibigay ito ng buhay na walang hanggan. Amen? Ngayon po, ano, sabi sa Ephesians 1:13-14, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan. Yung katotohanan po. Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Yan, malinaw. Ang mabuting balita po ay nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't, yan, malinaw ha.
Pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Pinangako ang Espiritu Santo pala, yung pala ang ipinangako ng Diyos sa lahat ng nanampalataya. Ang Espiritong pinangako ng Diyos bilang tatak, ayan, bilang tatak ng paghahiram sa inyo. Yung Espiritong tinatanggap natin, yan yung tatak o katibayan na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Alam niyo po, napakadakila ng Diyos eh. Maraming tao ngayon, dahil nga pandemic, buong mundo, balisa. Hindi alam kung saan pupunta. Ako po, mula na tinanggap ko ang Panginoon Jesus, wala akong kabalisan. Noong nagkaroon man ng pandemic, wala yung dating sa akin. Normal. Amen? Ang mga tao ngayon, pag may ayuda, ako po, naglalabasan. May nagkwento nga eh. Teka, Mindoro. Ang sabi niya, pag nagbigay na ayuda, ang bibilis kaya nila. Kaya lang ang babaho nila. Di siya naliligo. Kaya alam mo kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Kaya ka minsan numaranas sa ganun, ano, tinitingnan ka ng Diyos kung naniniwala ka doon sa mga sabi-sabi niyo. Dahil alam ng Diyos na ikaw ay kasama na ililigtas. Kaya tandaan mo yung kapatid, mahal tayo ng Diyos. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kapag may tumitira sa iyo, ibig sabihin totoo yun. May naninira sa iyo. At kawawa na may naninira na yun. At dati ng Kristiyano, eh saan sa pupunta? Dapat nga, ipanalangin mo yung nangangaral na yan, nabigyan ba siya ng mabang buhay? Dahil, pag nawala yan, sino pa mangangaral? Kaya nga hindi pa yata ako kinukuha. Hindi naman siya pinangungunahan ko ang Diyos. Ngayon po, yung Espiritu Santo niyo, bilang tatak ng pagkakahirang ng Diyos. Ang tanong, tinanggap mo na ba yung Espiritu Santo? Tinanggap mo na yan. Dahil hindi ka naman magsasayang ng oras sa pahikinig. Dahil alam ng Diyos yung pahikinig mo ay magbubunga yan. Kaya makapahikita ko sa inyong problema. Na-transform po ako. Hindi ako nagsisisi na nakilala ko ang totoong Diyos. Amen. Nagbago ang buhay ko na dumating man ang Panginoon, naniniwala ako, ililigtas niya ang lahat ng nananalig sa Kanya. Ano po sabi sa last verse natin? Ang bilis mo naman yata, Pastor, last verse agad ah. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilan. Inuulit na naman niya ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos sa kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilan. Ang Espiritu po ng Diyos na ngayon po meron akong panalangin na dapat sundin nyo habang buhay pa tayo. Dahil pag namatay na tayo, wala na, tapos na. Tapos na, maniligayang araw. At tingin mo sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas, ng loob, na mapagtagumpay natin. Huwag kang titingin sa tao, kapatid. Tingnan mo ang Diyos. Ang Diyos kaya tayo ligtas. Ang tao, ibabagsak tayo niyan. Tandaan mo. Alam mo, kapatid, mahal tayo ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang impyerno para ilagay si Satanas. Si Satanas, clever, mautak, wise. Hindi siya papayag na siya lang pupunta doon. Magdadala siya ng mga alipores niya. Ang tanong ko naman sa'yo, sasama ka doon? Ang init doon. Eh ngayon nga, mainit. Nagreklamo ka na. Mas mainit sa impyerno. Amen? Alam mo po kapatid, mahal tayo ni Lord. Inialay ng kanyang buhay upang ikaw at ako ay tubusin. Ang iningin na sa atin ng Panginoon, manampalataya, gumawa, maglingkod. Yun ang mga iningin sa'yo ni Lord. Mahirap pa yun.
Kaya kapatid, ang linggo po ay napakalaga. Dito nga natin malalaman eh, na pinagbabawal ang magsimba, pero sabi nga, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kaya iba ayaw na magsimba kasi una, hindi sila maniligo. Pangalawa, hindi sila maabalang matulog. Pangatlo, hindi nabibigyan na ika po. Mag-isip-isip kapatid. Ang gawa, ang pananampalataya, walang kalagip na gawa ay patahan. Tandaan mo, ako po, nagpapalala lang. Kaya huwag kayo magagalit sa akin, ha? Pamiya, galit na naman kayo sa akin. Kawawa naman ako. Stroke na nga. Galit po kayo sa akin. Eh, ano mangyayari sa buhay natin? Pasalamat tayo dahil meron pa rin isang taong kahit sa kabila ng ganyang karamdaman, nagpapagamit pa rin. Ngayon po, may pahingit ako sa inyo. Yung before and after. Alam niyo po, no, ako'y hindi pa totoo nakakilala sa Diyos. Pinakita ko sa inyo kanina, ulitin natin. Pakita ko ulit. Kung may pagkakaiba nga. Ito, ayaw na ako makipakita to sa inyo. Ayan, nakita niyo? Ang mga mukha namin, mga dugyot. Pero may mapapagpagkain naman. Bakit ganito? Kasi hindi ko pa kilala ang totoong Diyos. Ngayon, pakikita ko sa iyo kung ano na mukha namin. Ayan, nakita niyo? 2021. Yung nakita niyo, 1999 yun. Di ba? Nakita pinagkaiba? Siyempre, anak ka ng Diyos eh. Yung mukha mo matatransform, tandaan mo kapatid. Pag ang mukha mo ay nagniningning, ang Espiritu ng Diyos nandyan sa'yo. Pag ang mukha mo mukha kang dugyot o babagsik, mukha kang kawawa, wala na yung Holy Spirit. Umalis na. Kaya nakita ko, ang laki pala ng pinagkaiba. Kaya tandaan mo kapatid, anime pero na yan. Wala na tayong madadala. Mga kayamanan, wala tayong madadala. Hindi ni Lord kailangan yan doon. Kasi nabubulok yan. Meron na doon sa itaas na kandana. Mansyon ng ating bahay doon. Ako, hindi ako nag-aangat ng kahit ano-ano. Kahit hindi ako magpalali. Ang sabi ko lang, Lord, alalahanin mo lang ako sa iyong pagbabalik. Makasama na kami sa buhay mo. Alam mo, makasama ka sa buhay na wala hanggan, napakasapalad mo. Kaya ako, hindi ko pinagsisiyan na ako'y ganito. Ang sabi ko lang, Lord, samahan mo lang ako. Yun lang hingi ko sa kanya. Hindi ako humingi ng karunungan. Lord, samahan mo lang ako. Si King Solomon humingi ng karunungan. Di ba naliligaw rin ng kanyang mga babae? Oo. Nasa kanya na nga lahat eh. Pero nailigaw. Kaya ang prayer ko lang kay Lord, samahan mo lang po ako. At kayo po, mangaral sa mga tao. Bagamat ako'y mahina sa tingin nila, pero malakas ang spirit. Hindi pumili ang Diyos ng wapo, matalino, hindi. Ang pinili niya yung mga hamak, yung mahihina, yun ang pinili niya. Dahil yun ang kapangyarihan niya. Kaya kapatid, para maligtas sa'yo, kahit nag-iisa ka din sa bahay ngayon, ibuka mo ang bibig mo at sumulit ka ngayon sa panalangin. Ikita ating mga mata. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bigyan mo ko ng pagkakataon na maligtas sa puot at galit mo sa mundong ito. Tinatanggap kita, Jesus, bilang hari, Panginoon at tagapagligtas, inayo mo ko sa lahat ng gawa ni Satanas. Bigyan mo ko ng eagerness na mauhaw sa iyo mga salita. Dahil ang salita po ay nagbibigay buhay. At tinatakwil ko po Satanas sa aking buhay. Espiritu ng katamaran, panlilinlang, lumayas ka in Jesus' name. Pita na naman, walang pagkahilig sa mga mundong bagay. Jesus' name, lumayas ka. Lord, itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama ko sa buhay na walang hanggan.
Alalahanin mo po, Panginoon, na nagbibigay ka ng palatandaan na malapit ang iyong pagparito. Lord, maghari ka po sa akin at tinatanggol ko po ang lahat ng gawa ni Satanas sa aking buhay. Mula sa araw na to, ang kalooban mo po ang masusunod. Tulungan mo po ako na manumbalik ang init ko sa iyo. Dahil ikaw po ang Diyos na dakila. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo. Lord, i-bless mo po ang lahat. Lalo po, may mga karamdaman, Panginoon. Depression, alisin niyo po. Kabalisan, tukso. Lahat ng gawa ni Satanas sa aming iwawasak niyo. Pinaparalisay. Jesus na yung kahirapan. Kawalan ng pakikinig. Katamaran, layas. Jesus name. Hallelujah, hallelujah, Lord. I-touch mo siya, Panginoon. Alam ko, Panginoon, nang hindi ko kayang gawin, magagawa mo. I-bless mo po na mas marami pang tao makikinig sa iyo. Dahil malapit na ang pagbabrito mo. Maraming tao nangangaral ng salita mo. Ngunit hindi lahat ay nasa katotohanan. Salamat, Ama, sa iyo lahat ng papuri ang parangal, ang kadakilaan, ang kaluwalhatian. This name. Amen. Yan po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye. Jesus loves you.